Ang ilang dahon kapag nalalaglag, dinadaan-daanan lang. Ginagawang pansiga, o di kaya naman ay ginagawang pataba. Pero ang binatilyong ito mula sa tagong surbohol, mula sa pagiging dahon, ginagawa niya itong mga obra. Kilalanin si John Malenyo Howe, 22 years old, ang Dahon King ng Tagong Surbohol. Nagsimula po ako nung nag-start po yung pandemic kasi nawalan ako ng trabaho. Ang simpleng libangan niya naging dahilan upang ngayon ay makilala siya. Mula sa mga dahon ng gabi ay gumuguhit at umuukit siya ng mga larawan. Nagustuhan ko na din yung sa gabi, yun talaga yung art bali. Kasi walang lapis ganon, kaya ang ginawa ko, inuukit ko na lang siya dun sa dahon. Bukod sa gabi, ginagamit niya rin mula naman sa mga dahon ng nyog para gumawa ng mga damit at bulaklak. Kasalukuyan ding nag-aaral si John sa kursong Communication Arts. Ang gusto kong trabaho pag graduate ako, gusto kong makapasok sa media, ganun po. Kaya naman bukas siya sa pagpapakomisyon o sa mga nais bumili sa kanyang mga obra. Dahil aniya, makatutulong ito sa pantustos sa kanyang pag-aaral. Ang masasabi ko sa mga kabataan, try din nilang dumiskubre ng kakaiba kasi hindi nila alam yung balang araw makikilala din sila. Si John ay patunay na ang pagkamalikhain ng mga Pilipino ay tulad ng isang halaman. Patuloy itong lalago, basta't patuloy lang aalagaan. Huwag din tayo makontento sa karaniwan dahil malay natin, ang daan sa ating pag-unlad ay nasa paligid lamang.